Iligyan. Ngayong gabi ay babalik tayo sa abandonadong punerarya. Na-feel niya yung presence pagpasok pa lang namin. May sumusunod sa atin at nagmamasid sa atin. Upang gumawa ng ritual para tumawag ng mga kaluluwa. Ang lahat ng kaluluwa na hindi matahimik. Meron ako na-feel dito kasi. Pikit lang, huwag dililat. Ang dami nila. Kasama sila Bro Uno at Commander Juanes na mga spiritual healer ay pinasok na namin ang abandonadong punerarya. Ngunit pagbungad pa lang namin ay nagsitayuan na ang mga balahibo namin na parabang sinalubong kami ng mga kaluluwa. Nakaramdam na ako kagad dito. So, maaaring itong prison ko. Dito sila namamalagi. Parang dito sila naglalaro. Dito na lang nire-receive yung mga patay. So, bawat parte ng nararamdaman ako. Kasi simula pa lang naming maglibot sa lugar ay may nagparamdam agad na tila may pinapahiwatig sa amin. Hindi ganyan. Hindi kumunta sa taas. Oo, ano yun? Kaya mo yun? Meron. So, ramdam ko pa rin, ha? Kumapit sa akin, parang kumapit ko rin sa akin. Parang may usit sila dito na part, hindi siya gaano. So doon talaga, nakaramdam ako. Nakwento din sa akin ni Kuya Bro Uno na sa huli kong video ay nakita niya na may dumaan na lalaki sa likod ko at itinuro niya kung saan ito nagpakita. Ano yun kuya, nung recent na, yung last na vlog ko dito, nakita mo doon? Naramdaman ko lang na nag-flash siya mapakita. Opo lang. Ito kuya, may second floor siya. Pero, ano, putol siya. Itong part na ito ata. Wala dito, wala kang naramdaman. Tinungo na namin ang second floor ng abandonadong punerarya at dito ay mas naramdaman namin ang presensya ng mga espiritu. Tubante din dun sa kabilaw. Ang tao dyan? Wala, kuya. Dito naman kuya, nung second floor niya kasi dito, para siyang residential dito sa taas, tapos sa baba niya yung pagkimbalsa mo. Nung nag-close yung, ano, yung punerarya, nag-stay pa rin sila dito sa taas. Kaso hindi daw nila kinaya yung pagpaparamdam, so eventually, umalis din lang sila. So parang hanggang dito ramdam. So, ano ko talaga, doon sa baba. Sa may harapan? Yun, sa may harapan sila sa malubang doon. Dito kuya, may dumaan? Oo, pwede ba nauna ako? Ang bilis ng heartbeat ko. Parang nahihirapan ako huminga. Musimula na umakit tayo ngayon. Parang, ala kuya, ang lakas ng heartbeat ko. Kapag naglalakad tayo, kanina pa sila sinubunod. Nagmamas lang tayo. So ayan, nauna muna kaming bumaba kasi si Kuya Bro Uno, nandun muna siya sa taas, tapos pinapakiramdaman niya. Noong time kasi na pag-akyat namin, nakita niya na may dumaan. Na-feel niya yung presence dun sa simula pa lang, sa pagpasok pa lang namin. Pero parang may naramdaman siya nandun kami sa second floor eh. Ako nga din nung parang bumilis yung, ano, yung heartbeat ko. Parang ewan ko bakit ako bilang kinabahan, tapos hirap akong huminga nung nandun kami sa taas. Tignan mo, pinagpapawisan ako sa... Pero ang lamig ng pakiramdam ko. Nung first time, hindi ko to na-feel. Parang mabigat lang sa pakiramdam. Pero I don't know bakit ganito ngayon. Siguro tama yung sinabi niya, kuya. Yung parang lumalapit sila sa atin. Tapos may sumusunod sa atin at nagmamasid sa atin. Dito nga kanina eh. Bago tayo pumasok, mayroon dito na eh. Parang ramdam mo na ang lapit nila sa atin. May gusto silang iparating. So ayan, antayin lang muna natin si Kuya JM. Hala, paano ka napadpad dyan? Ni,
Nagiba na ang ibang parte ng second floor ng building kaya't inakyat na lamang ito ni Kuya Bro Uno dahil daw may sinundan siyang kaluluwa na tila may pinapahiwatig sa kanya. Paano ka nakapunta doon, Kuya? Gusto ko sana pumunta doon sa kabila na yun. Doon? Bakit ka umakyat doon, Kuya? Hindi ko alam. May sinundan kasi ako eh. Parang may tumatawag sa akin kanina sa taas. Hindi ko alam kung namamalik mataram ba ako talagang may napapansin ako kanina pa. Ba't Kuya nung meron? Hindi kanina pa kasi, kaya sabi ko sa inyo iwan nyo muna ako sa taas. Kasi kanina pa may sumusunod sa akin. Okay, so yan ngayon naman ang gagawin natin ay susubukan natin ang isang orasyon kung saan tatawagin natin yung espiritu at tutulungan natin sila na makatawid sa kabilang buhay. Ngayon ay kasama natin ngayon ang aking mentor, si Kuya Bro Uno. And ayan, i-explain niya sa atin kung ano yung gagawin natin na orasyon. So ngayon, gagawa tayo ng mga tutawagin ay pagritual. Meron tayo ditong dalang kandila, mga ensenso o kasangkapan para sa pagtawag sa kanila. So nandito tayo para sila ipalayain kung sila man ay hindi nila mahanap yung liwanag papunta sa taas. Nandito tayo para sila ay kausapin kung bakit nandito pa sila sa lupang ito. Tingnan natin kung anong magagawa natin mamaya. Nung pagpasok natin, Kuya, saan mo banda naramdaman yung spirit? Yun, nung pagpasok natin, para tayong welcome ba? Para tayong sinalubong. Tuloy po kayo. Oo. Tuloy po kayo. Saan mo, Kuya, naramdaman yung pinakamalakas na presence? So sa harap talaga. Andin dito. Habang pinag-uusapan natin sila. So lalo silang nagiging interesado. Ayan o. Makikita niyo yung pagtas ng balahibo ko. So hindi ito normal para sa akin. Pero anong nakifeel mo, Kuya, na presence? Parang bad ba siya? Parang evil na spirit? Lungkot eh. Malungkot? Eh malungkot eh. Hindi pare-pareho eh. May nakaramdaman ba kayong hangin dito na pag? Malamig na hangin, di ba? Iba yung lamig eh. Naramdaman nyo? Dito ka, mag-stay ka dito. Nabigyan ko pa. Dito ka. Dito sa kamay? Dito ka mo yung kamay mo. Sir. Ay, oo. Iba yung lamig niya eh. May kasamang pawis eh. Pinapawis na kilikili ko dito. Ngayon is maghahanap lang tayo ng location kung saan natin gagawin yung ritual. Kuya, saan mo na-feel na parang yung perfect na place okay, para dito na tayo? Sige, Kuya, dito na tayo. So, garun. Dito na lang daw. Oo. Mag-setup lang tayo and then start na natin yung ritual. Ngayon ay sisimulan na namin ang ritual na pagtawag sa mga espiritu. Dito ay sinindihan na namin ang mga kandila at ang insenso. Sinabihan din kami ni Kuya Bro Uno na pag nagsimula ang ritual ay wag na wag naming bubuksan ang aming mga mata kahit anuman ang mangyari dahil baka pumasok sa amin ang mga kaluluwa. Tinatawagan ko ang lahat ng klase ng espiritu na nasa lugar na ito. Sa iyong isip, maglalakad ka. Ikutin mo ang abandonado ng punerarya ito. Dito ay ramdam na namin ang paglapit ng mga kaluluwa at nagsimula ding lumakas ang kahol ng mga aso. Marami din kaming naririnig ng mga kaluskos sa paligid, ngunit sinubukan kong ituon ang aking isipan sa ritual. Makakaramdam pa dyan ang bayang ligat. Doon sa may bato ko, Kuya. Yung nasa likod mo. Ang nararamdaman mo. Parang may nakahawak sa bato ko, Kuya. Ang dami nila. Tumalakas yung enerhiya ng hangin sa paligid. Tinatawagan ko kayo lahat sa mga oras na ito. Kayo lumapit sa mga oras na ito dito sa amin. Hali kayo. Lahat kayo kumapit sa akin. Nandito na ba kayo lahat? Pikit lang, huwag didilat. Nandito na ba kayo lahat?
walang bibitaw sa kamay ko, ha? O Diyos ng mga Diyos, Ama na siya nagbuklod ng langit at lupa na siya nagbigay ng liwanag sa kadilingan. Itinataas ko po sa mga oras nito ang kaluluwa nito. Muna ibigay niyo, Ama, ng puwang sa iyong karyan. Ipagkalo po nawa ang liwanag na daan patungo sa iyong tahanan. Ipapasundo ko kayo lahat, ha? Lahat kayo kumapit sa liwanag. O Senyor San Miguel, punong hiniral ng mga anghel ng Diyos sa langit, pinatawag kita sa mga oras na ito. Iyakyat nawa ang mga kaluluwang ito. May bata. Mga kaluluwang ito. Mayroon mga hawak sa akin. Mali ang hinahawakan nyo dito sa liwanag. Tutunawin kita kapag ikaw ay matigas ang ulo mo. Kanina po. Yung bata. Yung bata, makulit yung bata. Yung bata. Malikot. Minaramdaman ka pa. Meron ako nakifeel dito kasi po. Pagbitaw ko ng kamay, ilagay niyo yung mga kamay sa tuhod, ha? Pagkabilaan. Sa'yo, bukas yung mata niyo. Natag mo yung kamay mo dito. Natag mo yung mga kamay niyo. O Panginoong Yesu Kristo, itinataas po namin sa mga oras na ito ang lahat ng kaluluwa na hindi matahimik sa lugar na ito. Tanggalin niyo ng mga kamay niyo. Bigat. Pinabigisan ako. Ang dami nila, sobra. May mag-ina na nakita ko kanina. Yun yung gumagit nito sa buhok na kanina. Naramdaman ko, kuya. May gumanyan sa likod bata, dito. Yung bata kasi gumanyan siya. Parang hinaplos ang ganyan. Parang naliligid yung buong katawan ko. Nagulat nga ako na sa bata, eh. Biglang gumanyan sa mukha bata ko. Bata ba yun? Bata. Bata yun. Batang babae. Gumaganong-ganong siya sa ano mo. Unang na-feel ko yung dito sa likod ko, hindi mo pa sinasabi, kuya, mayroon nang na-feel, may na-feel na ako dito. Gumanyan sa akin kanino, yung bata, oh. Kaya napaganyan ako biglaw. Anong na-feel niyo, Matt, sa tabi niyo? Makita ko sila, eh. Daan dito. Yung bata nga kanina. Lamig. Ang kulit ng bata. May, lumapit dito kanina. Patangkad na lalaki. Siguro yun yung napansin ko sa iyo nung nakaraan. Meron pa rin sila, oh. Hindi ko sila napakyat lahat, eh. May ayaw pa talaga. Anong mangyayari sa kanila, kuya, ngayon? Kasi hindi. Meron pa silang, may binabantayan pa sila. Buti nga, hindi nyo nakita. May durug-durug yung mukha niyang ganyan. Tapos may nagpakamatay. Sa akin, pilit nilang binubuksan yung mata ko. Parang malapit-lapit ko nang buksan yung mata ko, eh. Pero natatakot ako sa kung ano yung makikita ko. So Tommy John, gumaan na yung pakiramdam ko, hindi katulad kanina. Iba na yung hangin ngayon, no? Hindi katulad kanina, no? Na parang may something na umahapos na hangin. Gumaganyan-ganyan sa katawan natin. Natuwa yung bata sa'yo. Tapos napansin mo, kuya, nung nag-start yung ritual, ang ingay ng paligid. Oo. Parang ang daming kumakalusko. Nung nandito na tayo kanina. Di, tapos yung ano, parang ang daming gumagalaw sa paligid. Yung ramdam mo na parang ang daming tao. May ingay na. Iba yung process ng ganyan. Parang ang daming mga movement sa paligid na hindi mo alam kung ano. So itong kandila na to, ito magsisilbi itong liwanag mo. Dito ay nilisan na namin ang lugar na may mapayapang isip dahil alam naming nakatawid na sa kabilang buhay ang mga kaluluwa. Okay yan guys, tapos na tayo ngayon sa ritual. And kuya, ano yung masasabi mo sa experience mo dito sa abandonadong punerarya? Sobrang bigat ng pakiramdam mo kami. Talagang
naramdaman ko yung presence nila pagpasok ko pa lang eh. May mga, actually hanggang ngayon meron pa rin eh. Sumama na nga sa akin yung iba, pinumutas ng balibo ko. Kasi may mga spirits kasi na mahilig sila sa parang ganito rin na ginagawa natin. So yan guys, that ends this video. Guys, don't forget to subscribe and follow Kuya Bro Uno. Ayan, ang aking mentor. So i-follow nyo rin siya. Ilalagay ko yung link, yung page niya and yung YouTube channel niya. I-follow nyo siya kasi ayan, marami kayong matututunan sa kanya. And kung kagaya nyo rin ako na talagang interested sa paranormal and spiritual realm, ayan, si Kuya JM talaga ang makakatulong sa inyo. Kung gusto nyo rin na magpagamot sa kanya, i-follow nyo yung page niya and i-message nyo lang siya dun. So yun guys, don't forget to share this video with your friends and also subscribe to my channel and Kuya Bro Uno's channel for more videos. Thank you guys so much and I'll see you on my next video. Bye!